Senator Bongo, bukas ba yung matinong tanong? Bukas ba bigla na lang ako magpapakamatay? Biglang mababalita, nagpakamatay ako, gano'n? Malalaman po natin o biglang mawawala na lang ako? Senator Bongo, ako, interest does not include you becoming a president. Noong una kasi nabubusit ako sa formal issue na yan eh. Kasi si Gordon, hindi, parang sabog yung mga pasabog eh. Sabi ba naman noong una kasi, Admar, eh, meron daw mga luxury car. Tapos ang problema, yung luxury car binili bago mag-COVID pandemic. Ano yun? Dapat ba mahirap siya habang buhay bago siya mag-bid? Ano ba? Gulo. So anyway, so sabi ko, kaya lang, kahit na nasunog si Gordon, no, nakuryente siya nung sa kanyang paputok, yung huli niya hindi masyado. Tinanong daw niya yung abogado, taga saan ka? Bakit ka nandito? Di ba taga-office of the president ka? Tapos sabi nung ano, hindi ako taga-office of the president, ganun yung sabi ng abogado. Si ano, yung ang pinangalanan sa balita eh, si Richie Valle. Ano ba yung first name? Richie, may first name eh. Basta natanda ko yung Richie Valle. Double check ko nga. Valles. Richie Valles. News. Ito, sa binalita po sa Manila Bulletin. Control F. Daryl Richie Valles. Dininay niya nung una. Tapos ang problema, in-expose siya agad ni Senator Gordon sa kanyang Facebook page. Ipinost doon, Admar, LinkedIn ni Valles. Eh guys, kahit sino naman pwede umimbento ng LinkedIn eh. Eh sana ba man lang kung nandun yung mga friends ni Valles. Ang problema, wala man niya lang siya ni picture doon eh. Diba? Eh kahit sino pwede umimbento noon. Kawawa naman ka ako si Valles. Kaya ako natira ni Gordon, mali yung ebidensya. So ako naman, ako curious ako, sino nga ba itong Valles na to? So ginugel ko. Alam mo, lumitaw, Admar, nasa official directory siya ng Malacanang. Ang position niya, guys, Director 4. Ang taas na position nun, guys, isang kembot lang, Assistant Secretary na yun. At saan siya sa Office of the President? Sa OSAP. Sa opisina po ni Bongo. Hindi ko sinasabi na padala ni Bongo para tulungan yung mga dargani. Hindi ko sinasabi ganun ang ginagawa niya. Kaya lang, Senator Bongo, pag ikaw ay politiko, kailangan manage mo yung optics. Kailangan manage mo ang public perception. How will the public react? Pag alam na nila, at actually alam na nila ngayon, na yung abogado ng mga formally people na to, eh tao mo pala. At hindi lang to putyo-putyo na abogado, Admar, director. Director 4, ang taas ng position, Admar, sa Office of the Special Assistant to the President. So, what do you do about this? This is gonna be your first major ano scandal, sir. And if you become president, I hope not, but if you become the president, this will not be your last. So what will you do? Will you call every media outfit para tanggalin yung mga nagsasalita laban sa'yo? Will you do that? Alam mo, alam nyo guys, marami sa inyo hinihimatay ngayon sa anong pinagsasabi ko. Eh, hindi na kasi talaga mahalaga buhay ko, guys. Mas mahal ko yung bansa. Kanina nga lang, Admar, ano? Nalaman ko yung mga ibang kaklase dito sa University of the Cordilleras, di ba nga yung mga walang laptop. Hindi naman marami pera ko, Admar, pero binili ko sila ng laptop. Bumili ko 6 kanina, sarili kong pera. May nabili na akong 3 dati. May mga nangangako ng laptop, tagal-tagal dumating eh. Sabi ko, sige na, ako na lang bumili. Sarili kong savings. Tapos yung driver ko, nakatulala sa akin, parang sira ulo ka, sir. Parang hindi tsura sa, sira ulo ka, ginagawa mo yan. Kasi ang pangarap ko sa mundo, guys, ang pangarap ko sa Pilipinas, ang pangarap ko sa mga taong mas bata sa akin,
hindi na nila abutin yung inabot ko. Ang kaba ko nga lang, kung si Bongo ang maging pangulo, feeling ko baka hindi mangyari yun. Ang mangyari yung kabaliktaran. Kasi what I see right now is someone who's so drunk with power na he doesn't want to let go. If it's true that Bongbong Marcos is addicted to cocaine, I think the Filipino people right now can see that worse than an addiction to cocaine is an addiction to power. Kasi alam mo, Adma, pag ikaw nag-cocaine, nasisirain mo lang sarili mo eh. Sabi ko, ako, addict lang yan sa cocaine, hindi na napatay na ng COVID dyan. Di ba na-COVID ng bongga si Bongbong? Mm-hmm. Ang mas nakakatakot pag addicted ka sa kapangyarihan. Bakit? Kasi hindi lang sarili mo sisirain mo, pati bansa. So when I said that the critics of the Duterte administration are calling Duterte a dictator, no, he's not. Eh kasi na-experience ko yun first hand. Eh. Kaharap ko si Pangulong Duterte, binara ko siya eh. Alam, di ba sabi ko noon, 2017 at bar, sinabi ko, nabit ko si Pangulong Duterte sa Malacanang, sabi ko, dalawang beses ko siya binara noon ah. Sabi ko kay Pangulong Duterte, una, siya baka naman pwede wag mo nang pahiyain si Baste. Kasi yun yung panahon na ano, yung nagparang nagsargaw sila ni Ellen Adarna. Sabi ko, baka naman pwede hindi mo na pahiyain si Baste, kuwawa na may tao. Diba? Tapos pabiro niyang sinagot. Yung chill lang siya. Yung pangalawang beses kong ano, binara siya, yung sinabi kong, Pangulo, baka naman pwede, huwag ka na muna magmura. Hirap-hirap mo nang i-depensa, eh, nagmumura ka pa. Paano na lang, pag lumabas sa international newspaper yan, di naman abot ng reach namin yan, di ba? Tapos pabiro lang niyang sinagot. O tingin mo to, ngayon, may binara ako isang beses pa lang ng bongga. Gusto na akong patanggalan ng show. Pero ito ba gusto niyo maging presidente, guys? Pag may nangyari po sa akin sa susunod na mga araw, o baka bukas, baka mamaya, di ko alam. Huwag po kayo mag-alala, mag-isa lang ako sa bahay. Walang-walang magiging collateral damage. Pero pag bigla po ako nawala, medyo alam niyo na po kung sino ituturo. Pag bigla po ako inulan ng kaso, alam niyo na po kung sino ituturo. Pero naniniwala po ako na kahit sabog na sabog itong bansa na to, na kahit ang dami-daming kabulukan na nangyayari sa bansa na to, dapat tayo mga Pilipino, mahalin natin pa rin yung bansa. Mahalin natin yung mga kapwa-Pilipino natin. Yung mga kamukha ko, na kahit papaano, nakaangat ng malaki, nakaangat kumpara sa karaniwang Pilipino, ang trabaho natin, iangat din yung iba. At pag nabigyan tayo ng kapangyarihan, alam mo dapat natin gawin, bawat hininga na ihihinga natin habang hawak yung kapangyarihan na yon, dapat isipin natin kapakanan ng mga bata. Natatakot ako, Admar. Ngayon, takot na takot ako. Pero somebody has to do it. Natakot ako. Baka mamaya ang ending mali ako. Sana talaga mali ako. Promise. Wala po itong plastika. Ang pangarap ko po talaga ngayon, sana mali na lang ako para masira na lang pangalan ko, masira na lang buhay ko, okay na. Tapos, balik tayo sa fairy tale. Pero ang pinaka nakakatakot ko si Admar, paano kung tama ako? At ang mas malala pa, paano pag naging presidente si Bongo? Pag kasi gumugulo buhay ko at marang iniisip ko lagi, down to the basics, bakit ko ginagawa ito? Kasi gusto ko mas magandang Pilipinas. Hindi ko kaya ayusin Pilipinas, hindi naman ako si Jesus Christ, hindi. Pero kung ilan ko, sabi ko, ilang taon man ang natitira sa buhay ko, ibigay ko na lang sa bansa kahit hindi halata. Kahit wala akong award, kahit wala akong Nobel Peace Prize, kahit wala na yan.
Pero kung huli kong gagawin sa buhay ko, ipigilan na maging presidente ka gagawin ko. Kasi nakikita ko sa iyo ngayon, Senator Bongo, kahit tatakot akong sabihin, nakikita ko sa iyo, Senator Bongo, isang tao na lasing sa kapangyarihan. Tapos ayaw niya bitawan yung bote. At ang pinakamasaklap pa, sinisira mo yung nabuo ni Pangulong Duterte. Yun yung pinakamasakit doon. Yung trabaho ni Pangulong Duterte, yung nagawa niya sa Pilipinas, nagawa niya sa Davao, yun ang umayos sa buhay ko. Kung hindi niya ginawa yan, hindi ako makapag-states. Hindi niya ako tinulungan sa pera, hindi. Pero kung hindi ko na-experience yung Davao City noon, kung hindi ko naayos yung buhay ko doon, napatapon na, hindi ko aabot kung nasaan ako ngayon. Kaya ang sakit-sakit sa akin, Agmar, ang sakit-sakit sa akin na sinisira ni Bongo yung nagawa ng Pangulo. Hindi ako kilala ni Pangulong Duterte. Isa, dalawang beses pa lang kami nagkita. Pero mahal ko yung matanda. Ayokong sirain ni Bongo yung nagawa ng matanda. 77 na yan. Ilang taon na lang titira sa buhay niya. Hindi naman Enrile apelido niyan. Kung Enrile yan, siguro isang milenyo pa buhay niya. Kahit may bumagsak na asteroid, buhay pa rin yan. Pero hindi eh, 77 na yan eh. Gusto niyo ba maalala si Pangulong Duterte ng ganito? Ng dahil lang sa kalokohan ni Bongo? At kita-kita na lang po tayo bukas kung buhay pa ako. Pero hindi naman daw ako mawala ng show sa SMNI. So love you, Pastor. Pasensya na po ah. Ngayon ko lang talaga sinasabi itong lahat eh. Pero na talaga buhay. 11 p.m. na po. I'm out na.